Bane instead of the Claude, na alam natin yung Claude, meron siyang way to finish the game. Mm-hmm. So this time, holistic approach coming out from LPE, napakarami nilang panghuli sa Ling. But instead of Roger or Lance, Ling yung pinili nila kasi at the very least, may Tempest of Blades na pang-out. Si Ling na pang-out. Yep. Si Ling, kung nag-Lancelot or Roger kasi ang brand new sports, napakadaling nila huliin lalo. Yep. Mas madaling i-time ang Phantom Execution. Bibilangin mo lang, abangan mo lang sa dulo. Sorry. But for the Tempest of Blades, it's essentially an iframe. It's a super iframe. Yeah. Right now, laning-wise, Rebo versus Jake, Flap versus Ryota. I feel like Ryota here, definitely sa early stages of the game, mabubugbog talaga siya ni Pacquiao. Yeah. So this time it's Kaja mid lane para sa LPE. Potential choices ay syempre Clock of Destiny or Fleeting Time, pero usually nagkakalamit si Reaper ang mga mid na Kaja for the burst. Yep. We might see that. Ang problem nga lang with LPE is hindi nila madaling pigilan ang pag-farm ni Cartesi kasi ang ginawa ni Lusty on this tank back siya, tinulungan niya kasi alam natin di ba mabilis mag-take, but eto na. Here we go, Rebo, tatamaan ng Deadly Magics. Might actually survive. Not much damage laid down by Jake the Dog for him. So, bilang zoning, okay din siya para pawiin si Rebo. Pero mabilis rumisponde si Lusty. At si Carl, check this out. Oh, okay. Papasukin niya sa loob si Jake the Dog. BMI in. Few with us assist. And that's gonna be first blood for Bren. And actually, Jake the Dog opting to go for Flicker. I like it. Ano yung decision niya para makalabas? Mm-hmm. Extra mobility. Extra mobility. Kind of makes me think, mahirap pa rin mag-cloud sa laban na to. Imagine this, meron kang back siya, meron ding pakito. Mm-hmm. Hindi siya easy go. Yeah. Parang at this point, maybe the Purify would have been better. But just the same, I think BMO is missing out on a huge opportunity. Kanina ko pa nakita na bakit ka sa bottom bumibisita. I think, again, just an opinion, they need to do what Lusty did for Rebo in game 1. Yeah, kasi eventually yung Barats will not even care about the Pakito anymore. Yeah. That's a matchup na alam natin na alam ang Barats. Yep. In fact, yung Pakito pa yung kailangan mag-react, but now Rebo, oh, buying so much time actually. Mukhang ito ang plano ng LP, instead of sending one to defend, bubugbugin na lang nila ang top lane. Down goes Rebo, traded out for Arvs and Aspect. Lusty surviving, minamama niya si Jake the Dog. Wala ka pang weapons, wala ka pang items. Jake, kayang-kaya pa kita. Few to the rescue as well. That's all wins for Bren. LPE, pure. Napakaganda nung idea, but mm-hmm. poor execution. Merong isang little move na ginawa si Rebo that actually made it so na naging mahirap yung LPE. Na nahirap yung LPE. So instead na pa-back siya, papunta dun sa base, paangat ang ginawa ni Rebo. Yep. He actually kidrossover niya, basically yung LPE. Oo. Yung so, little move na yon nag-spend ng sobrang daming oras yung Bren Esports, duly punished ng LPE afterwards. Mm-hmm. Para may time rumisponde ang mga tropa ng yeah. The GOAT. Love it. Ladies and gentlemen, already about 1,000 gold ahead ang Bren Esports dito. Lusty looking for one. Matatalo nandito si Arvs, Ryota to the rescue. BMO, answering back as well, may trap siyang linagay doon sa bagong brush na pumasok. Nice effort for Bren to just zone out LPE for the first turtle of the game. The classic movements coming out from Bren Esports, si Lusty and si Flap TZ. Kahit ano yung matchup ng heroes sila, ang kailangan lang nilang gawin ay mang zone out. Mm-hmm. They also have the added flavor na nanon si Few kahit hindi na nga kinailangan yung real world manipulation. Yung crystal pa lang already giving them vision. At si LPE hindi rin ready nung time na yun. Do take note, LPE, malakas sila pang pickoffs with their mid lane composition. But when it comes to team fights around turtles, mas madali ang buhay ng Bren kasi napakaraming pang zona to. Yep! Oh, tatanan ni Lusty ang isa. Few puts in the final blow. Maisahan dito. Arvs na pick off. Lusty gonna get out of here. Back siya, popping the puissance and magre-recall. So, Wolf, because of the innate advantage of the rotations on Bren, parang silang nagmumuhang pick off lineup. Yeah. Lalong-lalo kasi yung movements sa LPE, ang dali nilang mapunish. However, do take note, it's still Jake the Dog Claude. Nalate lang siguro ng few seconds, but it is still Demon Hunter Sword before the 5-minute mark. At may fleeting time na ngayon si Arvs. If there's anything, kailangan ma-pressure na ng LPE, gamitin na nila itong mga items na to. Mm-hmm. Mamaya, hindi na ganun ka-effective. Kumbaga, mapapanis na yung kanilang timing, yep. kanilang items. Yeah. Kailangan na nilang gamitin ngayon. For now, masarap pa
Yes. Habang mainit, guys, kainin nyo habang mainit. Yan ang gustong gawin dito ni Aspect. Naku po, baka ma-update na naman sila ni Ribo. Let's see, Ribo. Lalagyan ng trap dito ni Bimo. Mabaview. Oh, nice! Okay. Divine Judgment dito ni Lusty. Sasaluhin plus Deadly Magic. Yan ang sinasabi natin, Wolf, na kahit back siya, hindi ka magsasurvive. Yeah. But to be fair, kinain ni Lusty lahat yun. Lahat yun kay Lusty lang. But I think it's one thing na sabihin natin pang soak na damage, but also another thing na yung impact niya ay maganda para sa LPE kasi nakapag-push sila dun sa may bottom lane. Yeah, great conversion. Great conversion. Rebo, kahit pa meron siyang meteor shower, ang dami kasing pwedeng tumank, particularly si Popol. Mm-hmm. So they're still okay. Si Koopa. Si Koopa pala, also, sorry. Si Koopa na lang para hindi mamatay si Bimo. Tama. And we're able to tank through that at nakapag-push sa may bottom lane. Question is, kaya ba nila convert sa Turtle to? Mm-hmm. Currently, we are sitting at 100% Turtles for Bren Esports. Lusty, gonna be baiting it out. Alam niyang hindi pa nakaposisyon si Carl Teezy. Wants to get his purple first. And, Wolf, I like what Jake the Dog is doing here. Kanina dead lane yung top. Tapos alam niyang medyo mainit na yung bottom. Sumasagot na ang Bren. Oh, and hold up! Arms! Nice pull onto one! Flap Teezy! Oh, sa bugan! Pero, gandang sagot dito ng Bren. Real world manipulation plus meteor shower. Few gonna be punished here in the middle of the river. 2-for-3 ang palitan. Jake the Dog goes down. Lusty and Carl Teezy left here for Bren Esports. 3v2. Lusty gonna go down. Mag-isa na lang dito ang Prodigy. What a turnaround to the turnaround. Mas maganda yung ginawa ng LPE. Mas marami sila lang kung kills. Bren Esports had hope kasi ang ganda nung combo ng mga knockups. Eh. Parang sabayang bigkas mo na sa Bren Esports. Sunugan. Sunugan. But LPE, ang ganda nung second fight. Kumbaga may, di ba, may first blow yung kung yung straight jab nila. Mm-hmm. Tinalo nila ng hook. At yung hook na yun ang galing mula kay Jake the Dog dun sa likuran. Yep. May isa pa siya kasama nun eh. Forgot who it was, but them combining together para makuha yung mga backliners, Rebo and Few. Nagulat sila eh. May nang likod and Ryota. Parang daming damage yata. But look at this. Flap Teezy, sasaluhin ang Deadly Magics plus Detona's Welcome. And I think that was maybe a small miscalculation. Kinain habang naka-Deadly Magics. Yeah. So walang masyadong damage. Nakasurvive pa si Pacquiao, hindi na knockdown. Yeah. And that means na ang Bren Esports makakuha na naman ng footing. Makapag-farm ulit. Mm-hmm. OP, however, napaka-crucial nung fact na si Jake Tadog na sa likuran. Kaso nga lang, mas crucial yung kill ni Carl Teezy doon kay Jake Tadog. So, kung titignan natin yung mga cores, hindi na to Carl Teezy laban kay Aspect. This is actually Carl Teezy versus Jake Tadog already. Yep. Aspect, more on the pick-off na lang siya. Siya na yung gagawa ng carpet para lakaran ni Jake Tadog later on. So, mm-hmm. Now, it's gonna be critical for both teams. Yeah. Linuluto ni Aspect. Pero si Jake, mamaya ang kakain. That's right. Let's see. Again, Bimo is also very instrumental dito. Napaka-importante ng ginagawa ni Bimo para hindi ma-face check ang dalawang core niya. Flap Teezy picking up Bloodlust Axe. Lusty, naghahanap ng engage. I-clear muna sa baba. Glowing one coming out from Rebo. It's gonna be scary! Oh! Papasok! Mahihila! Few! Nakapaglabas pa ng Real Revelation, oh but God. He gets picked off as well. Down goes Bimo. Arms traded out. Papasubugin dito si Aspect. Out! Sabi ni Jake, out! Not a good place. Man, I just can't believe how genius Carl Teezy is sa pagbato niya ng... Bihira si... Pag nakakita tayo ng Ling, parang hindi na nga tumatama yung knock-up eh. Yung pag normally kasi, when you pop the ultimate, mm-hmm. parang... nangyayari na lang is either defensive, rarely siya naging offensive, but rarely siya ginagamit for knock-up. Oh! Flap Teezy with a dodge, by the way. Sparring sila. And I wanna take note, yung knock-up na nagawa ni Carl Teezy, nagawa niya kasi hinintay niya na mawalan ng dash or ng way para makapag-out yung mga members sa LPE. Therefore, making it na sobrang sulit nung Tempest of Blades. Yep. Bihira na lang tayo makita niyan. Yep. Again, what was that? Season 5, huli natin kita ng mga offensive Tempest of Blades. Uh-huh. These days, usually, it'll only equal to one kill uh-huh. or pang-out nung Ling. And Chango, dealing the damage already. Hindi nga ganun kasulit yung pagkagamit ni Rebo kasi maganda rin naman yung pwesto ng LPE. Pero yung secondary fight, dun lumalamang yung Bren Esports. Kumbaga, sa unang suntukan, yung LPE, hard punch talaga. Uh-huh. Pero pag hindi nila na-knockdown agad yung opponent, nakakapag-counter punch yung Bren Esports. Yep. Parang haymaker ang hanap na LPE. Dapat, kung manakout kita dito, okay. Pero kung hindi, nako, babawian mo ako ng 3-hit, 4-hit combo. Jab, straight, hook. Mabigat, mahirap. And that's what Bren Esports is bringing here. Their uptime is so high. Specifically also because of the Paquito. Manny Pacquiao, di ba? Sakto, we're talking about punches here. And right now,
mas maganda lang din ang rotational power. They have to be more careful ngayon. Mas kailangan yung resource management ng LPE ay mas maganda kumpara sa Bren. Kasi yung Bren, napakadaling magdepensa on their side. Look at this. Chang'e, Eve, kapag hindi nakakuha ng wipeout ang LPE, mahirapan silang tumapos ng laban. I'll agree. Wave clear. Bren Esports has it in spades. LPE, nahihirapan pa. And now look at this. So, ang ganda ng disiplina ng LPE. Alam nilang pwede nilang hilahin si Lasty for a clean pick off. Pero alam nilang hindi yun tamang target. Yeah. And I have to look for the proper timing. Oh, double Athena's picked up by Bren. Dami lang shields. Lasty and Flap, sabi nila, kuha tayo ng anti-magic. Anti-arbs, anti-aspect. Anti-arbs, anti-aspect. The burst is gonna be there. Riote naman, nagpapakunat. It's naturally what you get from the Barats. So, Lord Dance, ang mangyayari. Mm-hmm. At the 10-minute mark. Hanapan sila. This is still a level 1 Lord. I'm wondering, it's Bimo and Riota. Pareho silang may cursed helm. So, ang gusto nila, pareho, meron din silang passive way to clear waves. Yeah. Definitely understandable. You know, look at this, Jake, the dog. Man, pasimple lang. Baka kaya niya itong kunin, ha? Yeah, he can. He actually can. Ooh. So quick. Nasa walang tumatangkay, so marireset. I think Jake ito, nakuha na ng stocks. At nagpaparinig lang sa Bren Esports. Sabi nila, oy, kinukuha namin ito. Kailangan nyo mag-react. Oh, mm-hmm. Oh. Okay. Ooh. Koopa gonna go down. Ooh. So at least alam nila, for a few seconds, no pun intended, mm-hmm, walang real world manipulation. So I think this is a great time for LPE to try to go for more than just a pick-off. At least two. Oh, look at that. Bren Esports really paving the way para makapag-farm si Carl TZ ng konti. Nag-arap sila ng gulo somewhere. Windtalker na for Carl TZ. I like this item kasi hindi naman din ganun ka daling i-burst na mga members ng LPE. So, going for the long route, mower, attack speed, and syempre movement speed. Yep. Panghabol. And the spread damage. Spread damage, and that's also true. Titingnan natin mula naman sa Bren Esports. Ooh. They check into that bush with the crystal. Yeah, ang ganda nung pagkaalagay ni Few doon. Kahit si Lasty pumasok na din eh. That's pulling down the arms, papasukin, humihila isa. That's gonna be minus one. Few, they're trading for arms. Now, in comes another. Babawasan si Lasty. Okay, 2-for-1 ang trade. 2-for-1 ang palitan. Makahanap pa ba ng isa dito ang LPE Riota? Kumaagat si Flap TZ. Hindi lalaban. That's going to be Jake the Dog. Sabi niya, guys, call ko dito, Lord tayo. Picture this, si Arbs. Parang siya yung sundalo na, hindi niya, siya yung cover fire. Siya yung susugod. Sige, magpapabarin na ako, guys. Basta kayo na bahala. Tiniis niya yung skills ni Few para makapasok at makapag-divine judgment. And eventually, LPE was able to get the advantage. At ngayon, na-force yung flicker kay Flap TZ. Lord ang target ng LPE. Yep, this is the Thomas Walton effect. But look at this from the back lines. Carl TZ, Tempest of Blades na naman. Isang offensive. Oh, Tempest of Blades. But Jake the Dog makes him pay. What a punish. And right now, nice knockup. Double uppercut. Equaling a double for Bren Esports. Babagsak si Jake the Dog dito. And right now, Arvs looking for another. Isang malupit. Ring! Isang malupit na ring of punishment. Nanakaw pa yung Lord. Flap TZ, sasabog ba siya dito? I think it's done. You know what, Wolf? All the more worth it. Riota na lang ang natitira. Manage the waves. Wait for Lord. Oh my God. LPE, biglang sila pa'y nakakuha ng Lord na yun. But, I wanna say, Bren Esports, sinugalan nila. Carl TZ says, okay, sige, ako nakabahala. Kailangan ko sumugal. Kasi maganda na yung move ng LPE. They were able to just take two kills kay Lusty para kay Few. And we'll see that in the replay for sure. Yung impact nito. This instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. Carl TZ, onto the backlines. Sinugal na lang. Nakakuha ng isang kill. Pero hindi niya napatay si Aspect kasi may Cyclone. Ayun na, saktong-sakto. The punishment was there. Arbs gets the kill onto Carl TZ. And will do another MVP-esque play with this one. Sabi niya, sige, ako na bahala. And Theo was able to just put him so low. Kaso walang retry on both ends. Arms with that. Alam naman natin, masakit na yung hampas dahil dun sa passive ng isang Kaja. Mm-hmm. And that's what you get with a mid Kaja, not a support Kaja. That's the mid Kaja. But right now, Carl TZ smells another, goes for the damage. Oh my God! Pero sobrang sakit na ni Jake the Dog. Hak, hak, hak. Kinaagat niya na lahat sa Bren Esports. Papabagsain niya dito si Carl TZ again. Just about to find his groove. Sabi ni Jake the Dog, easy ka lang, nag-champion ka na, kami naman. And right now, LPE about to knock on Bren Esports' door. Sila pa talaga. Although there's a very good defense coming out from Bren Esports, may Chang'e, may Eve, so defense is there. I wanna say, katulad nung sinabi natin kanina, Leo, hindi pa rin talaga safe kay Carl TZ. Kahit gano'ng karami pang farm, kahit
ang lamang ang gap niya kay Aspect ay tatlong items. Mm-hmm. When it comes to team fights, kaya niya mag-ingat. Yeah. Because you have so much punishment coming out from LPE. Yeah. So, kaya din talaga. When you're making these plays na alam mong kailangan mo ng isugal, yeah, at si yung mid laner mo na si Arfsay ganun, kinda have to give it to him. Dalawa pa lang item niya. Fleeting Time and Calamity Reaper, but that's all he needs. Exactly. That's all he needs. Tapang lang talaga eh. Parang sige. Puso ang puhunan ni Arvs dito. And again, gotta throw back to his play with the Ring of Order. Napunish ang Brand dahil ginamit na nila lahat. Yeah. So, posible pa rin pala para sa LPE na i-bait din ang Brand. Kasi kanina si Brand pa ang naghahanap ng, hey, pick off nyo to. Ito yeah, si Flap, ito si Lasty. Pero sabi na LPE, hindi, antayin nyo. Meron din kaming ibabato sa inyo. That's right. Wow. Can't believe that we're seeing this from LPE. Kailangan nila yung pagkapanalo na to laban sa Brand Esports because of Skid. But at the same time, Brand Esports, kailangan din nila ng recovery. Mm-hmm. And, nasabi mo na nga, di ba, gigil ang Brand. Mm-hmm. They suffered a loss yesterday and it was a sweep. So I think LPE can actually take advantage of that emotional state right now. This is gonna be another engage. Arvs here, hindi pa siya ganun katapang. Now, real manipulation, pushing them back from the back lines. Nako po, that's going to be one. Carl Tizzy taking down Jake the Dog. This might be the turnaround Brand Esports is looking for. Arvs, medyo mababa. Bimo, ma-shutdown na rin dito. Ni Lusty and Carl Tizzy. Hold up! Nice play by Aspect. Outplayed! Oh my God! I may. Now, Flap Tizzy gonna look for the knockout and he finds it. Ryota na lang ang natitira. Signs of life from LPE. Pero medyo nag-overstay yata doon si Aspect. Not much he could do. Again, Flatizzy smelled blood. What happened there was LPE already. Sinabi natin kanina na pag may round 2 yung laban, doon sila lugi. Ngayon, Ryota cannot defend against 4. Tank, yes, he is. By the way, gusto ko i-take note kanina si Bimo. Gamit yung Kupa. Fully na-tank niya yung Meteor Shower. But LPE, unfortunately, nagamit na ni Ryota already in Detonus Welcome. Bago pa magsimula yung laban, na-purify lang yun. Kaya nga naman, nung dumating na si Carl Tizzy, sobrang confident na niya. Alam na niya na meron na siyang way para manglikod. Yep, and essentially, LPE, again, the story here is they might have overstayed. Kasi kapag after round 1, pag linabas na nila lahat, wala na silang maibabawi except for when it comes to outplay. So yun, medyo nakita tayo ng moments of brilliance from Aspect. Yeah. Pero yun nga, meron pa si Flap eh. I wanna say, the next power spike para sa Brand Esports, ganito yan eh, di ba pag nagkakaroon ng tug of war, napalitan ng ganito, the biggest power spike is kung sino yung mauuna sa Winter Truncheon at kung kailan yung timing na yon. This time para sa Brand Esports, perfect dahil nakuha na ni Reba yung Winter Truncheon niya. Eventually, I think Carl Tizzy will pick up something similar. Siguro, Wind of Nature, yeah, or Winter Truncheon himself, pwede yon. Or this time is Immortality. Actually, pinakamagandang choices among those three yata is the Immortality. Yep, especially when we reach 20-minute mark. Now, Arvs though, papasabugin ni Flap Tizzy. So that's a Divine Judgment out of the equation. Jake the Dog gonna be using the Blazing Duet from the backline trying to clear this assault from Brand Esports. Oh, sabi ni Ryota, welcome! Sabi ni Detona, and that's going to be a flicker out. Back out, sabi dito ng LPE now. That's gonna be Brand all in. Buo pa sila, all 5. Nabawasan ng isang LPE. Libreng Lord to. Libreng Lord for sure. Unless, 30 lang. 30 seconds, Arvs. Wala si Arvs. Oo, si Arvs. Sa ginakaw. Oo, yun ang kailangan eh. But Aspect is here. Oh, tingnan na, ang LPE ba? LPE, I don't think you can. Tingnan mo yung pwesto ni Flap Tizzy. Nauna siya na siya dun sa pwestuan. Mm-hmm. So it won't matter so much. Easy Lord para sa Brand Esports. Yep, medyo inambahan lang ng LPE. Pero Brand Esports, ever the wiser, the experienced team here against the qualifiers team that LPE is. Alam nila yung galawan eh. Brand Esports, they expected at least one or two from LPE to try to go for the seal kasi nakaramdaman sila ng nakaw kanina eh. Exactly. Not this Luminous Lord. Not gonna happen para sa Brand Esports. The items are really piling up. Nagkakaroon na tayo ng malaking problema para sa LPE. If we do find yung mga magandang pwesto mula kay Jake the Dog, which actually he is doing great. Capable, yeah. Capable. Nakahanap siya eh. Kaso may mga items talaga na magiging checkmate na eh. For example, no go. Sobrang dami ng Winter Truncheon sa side ng Brand Esports. Mm-hmm. Mawawala na ng impact dito si Jake the Dog. Yeah. And lalo ngayon, buhay lahat ng battle spells sa Brand. Mm-hmm. Pati ult! So this is going to be an all-out
Engage! Down goes Arvs. Napakaganda ng real manipulation sa entrance pala ng base ng LP. Oh. Hindi niya man lang pinasok. Alam niyang equal minus one agad yon. Bottom lane gonna go down here. Welcome ni Detona. Nice use of the Winter Truncheon again, Wolf. Ni Nostra mo na. Nabawasan ng isang ult ang LPE. They're counting their eggs here. There are only so many things they can do left. Nako, that's gonna be Blazing Duet. Nabilangan na Jake the Dog. Alam niyang wala ng ult from the backlines. Nice use of BMI. Rebo with the meteor shower clearing the waves. I think LP still has this. Nice defense. They will look to see another day or so, another minute. But few. Dalawang outplays yung ginawa niya. Nung inahabol na siya doon ni Arvs na nag-flicker din, hahabulin na sana siya, tamang galaw lang, and then flicker out, tapos instantly real-world manipulation, punishing Arvs. Tapos nag-winter truncheon to control, and lastly, dilakad lang! Isa pa! Real-world manipulation sisimulan dito. Ang team fight gonna be Blazing Duet. Less. Nako yan, napapasok na siya! Nailabilangan! Nabilangan, kaso nakakataas din ni Jake the Dog. Will be able to run away na pag-regen. Kamutiga pa matunaw nung apoy Glowing One, but... My God. Ganda. Binilangan ni Jake the Dog. Sabi niya, Tempest, Tempest. Okay. Oy. Blazing Duet. And now, see here, Wolf, 20 minutes past. Nagsimula na ang 1 minute up death timers. Oof. It's gonna be scary. 21 minutes into this game. Mm-hmm. Pwede na mag-CR si Lasty, tas maghugas ng kamay. Yeah. At least 30 seconds. So, yan. Bilang na bilang. Gotta have to take note. Jake the Dog is doing wonders for his team. Hindi na siya nag-Wind of Nature muna. Queen's Wings, Breastplate, Sabayang Bigkas. DHS finally picked up by Ling, si Cartesi. Gusto kay Immortality. I think it's much better choice instead of the Wind Talker. Mm-hmm. Sorry, the Wind of Nature o kaya yung Winter Truncheon. Winter Truncheon, yeah. Pero yung Winter Truncheon, para parehas kay Few, pati na rin kay Rimo. It's so perfect. Looking at lasty, Blade Armor, yun naman talaga yung value item dito laban sa mga members ng LPE. Yep, you're gonna be shredding down Jake. You're gonna be shredding down Bimo. And eventually, Aspect, na bumibasic na rin at this point. Late game na tayo eh. So, hindi na ganun kaganda ang full combo ng kit ng isang Harley. So, he has to turn into a secondary marksman. So, yun, Blade Armor, napakaganda. Lusty, even if it does equal to a pick-off like this, potentially, masakit pa rin, mababawasan ang mga buhay. Bimo, papasabugin dito, Rebo, gets him. And again, that's a... easy pick-off, 65 seconds. Oh, okay. Pero may trade. Flap Tizzy, mabubuhay ka ba, Jake the Dog? Putting in a few hits, and he survives! Ooh. Just a little bit more isang hinga. But Jake the Dog, wala rin kasi siyang, hindi siya full stocks nun eh. Mm-hmm. Na kayang Art of Thievery, kaya naman hindi na niya pinilit. Wise decision, by the way. Yep. Yung LPE, nag-set up sila ng Death Brush dito sa may bandang purple buff. Yep. Nandoon si Aspect, yung Kaja Harley combo sana. But Lusty was the first one to be there. And niisip ng LPE, dahil may immortality si Lusty, the fact na back siya, tapos like 5 defensive items, hindi worth it. And it definitely wasn't. Yep, let's see. Jake the Dog, medyo dito mawa na naman. Forward yata. Pero ito, online si Arvs. Ha? Meron siyang Divine Judgment dito. Meron siyang DJ. Tingnan natin kung waka-chaka si Lusty. Ryota from the back. Oh, tatamaan ng crystal ni Few. Oh, this is great zoning from Brenny Sports. Nice. Libreng-libre. What a position. Look at that. The five-man positioning from Brenny Sports. Ano yan? Pentagon offense. Pentagon defense, offense, perimeter. Whatever you call it. Ang perfectly. What, na-checkmate nila yung LPE kasi walang points of entry. Mm-hmm. No safe goes. Delikado, either way. Rebo now picking up the wings, the blood wings. Maunat na, hindi na madali. Even with the combo, tas may Winter Truncheon pa siya. Napakahirap na i-minus one si Rebo. Mala-Xborg yung life bar niya. Exactly. Ang dami. Here we go. Poissons early on by Lusty gonna go in. Real world manipulation. But sasagot si Jake the Dog ng Blazing Duet. Pero pakasabugin siya ni Flap Tizzy. The knockout by Pacquiao. Bimo looking low. Tempest Ablaze by Carl Tizzy. They're wailing at the base. Ladies and gentlemen, this might be it. Pero it? Boy pa yata from the back lines. Lusty taken out by Aspect. Carl Tizzy boy pa gonna back out. Flap Tizzy knocking up 3. Gonna be able to go for the defense. Few tinamaan ng Deadly Magics pero buhay pa siya. He's gonna survive. They're gonna go 4. The first push. Round 2 daw. Let's see kung may bawi dito ang LPE Aspect. Bumili ng potion dito. Kaya niya pa ba? Oh no. Wolf, masyado na itong malakas yung mga minions. Yeah. Oh, space escape. That's gonna be it. Ladies and gentlemen, Bren Esports. Massive sweep ang LPE.
This winning moment is brought to you by Head & Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag HGG moments. Thanks to Head & Shoulders. 100% dandruff free and itch free. Now, mas babango pa. And that crucial knock-up in double uppercut coming out from Flap TZ. Hinintay.